My God, I hate drugs. Ikinagalit ng Department of Foreign Affairs ang paglalabas ng resolution ng European Parliament tungkol pa rin sa human rights situation ng bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs na ang hakbang na ito ay European Parliament ay isang misguided attempt para manghimasok po sa halalan ng bansa. Hindi umano makatarungan at walang basehan ang nasabing resolusyon. Isinad kasi sa resolusyon na itong ulat mula sa United Nations sa Joint Program for Human Rights kung saan karamihan anya dito ay ang extrajudicial killings dahil sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tarawagan na lamang ang DFA kaya EU Parliament Vice President Heidi Hautala na patunayan ang impormasyon na nakasaad sa kanilang resolusyon. Pinayuhan nila ang European parliamentarians na makinig sa mga respetadong sources kaysa naman sa militant front organizers na nagkukunwaring lehitimong civil society booking itong offline wasak pala. Mayroon palang offline wasak sa inyo. Mayroon pa rin po ba kayong namomonitor na mga paggalaw para guluhin itong paglalatag sa inyong mga platforma sa publiko, Senator? Ang issue lang naman doon, sinasabi ko lang naman doon na masama yung magnakaw sa magnakaw yung mga taga-gobyerno. Ano ba masama doon? Parang meron yata tinatamaan. So yun, natanggap namin yung information na magsisimula sila ng black propaganda para masira yung credibility ng aming tandem. Dahil yung lagi namin sinasabi sa mga events namin na talagang pinag-uugatan ng problema ng bansa. Yung talagang corruption, yung mga magnanakaw sa gobyerno ang tawag namin doon. May tumawag na sa akin minsan na taga Bisaya at nakiusap kung pwede raw tigilan o kaya huwag ko munang gamitin yung ganong pananalita. Eh, sabi ko hindi ko pwedeng gawin kasi yun talaga yung aming platform eh. Na talagang alisin o at lupulin yung mga magnanakaw sa gobyerno. So, paano naman? Ano naman masama doon? Hindi naman masama yun. So, yun. Identified sa isang presidential candidate yun, yung nakikiusap na nagkataon, kaibigan ko rin o kaibigan ng kaibigan ko doon sa party ng Visayas. Eh, sabi ko, hindi ko pwedeng baguhin yung aming narrative kasi yung talaga problema ng bansa natin, corruption. Senator, ano po yung inyong plano sa insurgency, lalo na po sa mga kinauugnayan ng mga NPA po? Unang-una, yung peace talks, ano, dapat ituloy ito, pero localized. Hindi na pwedeng ang kausap natin, yung taga nasa Netherlands. Dapat i-localize kasi hindi naman lahat ng probinsya, lahat ng lugar sa bansa, eh merong insurgency problem. Pangalawa, yun ang makausap doon, parang wala namang control na si Joma Season dahil maski mag-declara siya ng ceasefire, pero ang nangyayarang atrocity sa mga NPA. Yung NTFL-CAP dapat ituloy. Problema, yung implementasyon dapat maayos dahil minsan ginagamit din sa politika na kung saan yung mga alyado yung nabibigyan ng malaking pondo o narerelisan at yung hindi naman ka-alyado maski may insurgency problem o kaya kailangan yung pondo, yung barangay development fund, eh kung hindi man hindi narerelisan, eh napakatagal. So, maganda yung ginagawa ng ating militar sa ngayon kasi nga halos ang laki na nabawas eh doon sa tinatawag nating mga guerrilla fronts ano, at saka ang laki ng kabawasan sa bilang ng mga NPA. Pero dapat yun nga ituloy yung pakipag-ugnayan at saka at the same time ituloy yung development fund na binibigay doon sa mga dating rebelde na sumuko para bumalik na sa mainstream ng ating society. Karagdag pa ang mga balita sa oras na ito, padami ng padami ang mga nagpapahayag ng suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo para sa pagkapangulo. Buong pusong sinusuportahan ng grupo ng mga dating opisyal, staff at technical advisors ng mga ahensya ng United Nations mula sa iba't ibang bansa ang kandidatura ni Robredo. Para sa kanila, ang plataforma ni Robredo ang magdadala ng transformation
transformative change sa Pilipinas at tiwala sila na mangyari ito dahil sa track record ng Vice Presidente. Nagbayag din ng suporta para kay Robredo ang grupo ng mga ekonomista na kinabibilangan ng mga dating central bankers, opisyal at staff ng National Economic Development Authority o NEDA. Samantala po, kaugnay pa rin ang naturang balita sa pag-iikot naman ni Presidential Candidate Fanfilo Lacson sa Nueva Ecija. Sinabi nitong bukas siyang i-review itong rice tarification law. Ito ay dahil masama raw ang pagpapatupad dito na nakakaapekto po sa magsasaka, kaya kailangan itong amyendahan o i-repeal. Samantala, itong kandidatong si dating Senator Bongbong Marcos ay nag-ikot naman dito sa baluarte ni Presidential Bet Manila Mayor Isko Moreno. Nais naman itong magkaroon ng libreng health insurance para sa lahat ng mga senior citizens dito sa Pilipinas. Itong si Mayor Isko Moreno naman ng Manila, tinungo ang lalawigan ng Maguindanao. Todo ang pasasalamat nito sa mga kapatid na Bangsamoro sa mainit na pagtanggapa at nangakong gagawin ang lahat para may sakatuparan ang kanyang pangarap sa bansa sakaling palaring maging susunod na Pangulo. Wala namang aktibidad po itong si presidential aspirant si Carl Yodire Guzman kahapon, pero noong Sabado po ay hindi ito pinapasok sa loob ng isang private subdivision sa Antipolo City sa Rizal para makipagpulong sana sa isang grupo. Ayon sa developer ng subdivision, hindi rin nagpaalam itong si Carl Yodi, kaya hindi ito pinapasok. Sa pagbisita ng defense chief dito sa missile system ng barkong pandigma ng Pilipinas at nasa linya na. Personal na ininspeksyon ni Delfin Lorenzana ang installation ng Spike ER missile system sa multi-purpose attack craft ng Philippine Navy. Binisita ni Lorenzana ang Naval Sea System Command o NASSCOM sa Sangley Point, Cavite, kung saan nakabase ang MPAC. Binigyang diin ng kalihim na ang pag-armas sa mga MPAC ay mahalaga para maging matagumpay din ang misyon ng Philippine Navy, lalo na sa pagsasagawa ng interdiction, surface warfare, and search and rescue operation, pag-transport sa mga tropa sa pamamagitan ng high speed. Matagumpay namang sinubok ng Philippine Navy noong nakarang taon ang kanilang Spike ER missile na inulunsad mula sa isa sa mga multi-purpose attack craft ng 3rd Boat Attack Division. Pinakawala ang missile at natumbok nito ang kanyang target mula sa 4 na kilometrong distansya. Ang Spike ER missile ay kauna-unahang missile na binili ng Armed Forces of the Philippines para sa Philippine Navy. Nasa 8 units ng Fast Attack Interdiction Craft Missile naman ang pre-procure ng Philippine Navy. Ang unang 2 units ay nakatakdang i-deliver sa huling quarter ng taong 2022. Ang FAIC-M project ay nagkakahalaga ng 10 billion pesos. Ang mga bagong biling FAIC-M ay magkukomplement sa kasalukuyang 12 MPAC ng hukbo. Ayon sa Philippine Navy, ang FAIC-M project ay inaward sa Israel Shipyards Limited and Rafael Advanced Defense System ng Israel sa ilalim ng government-to-government procurement scheme.